Ayan. So, today, ang ichichika ko sa inyo is ang tungkol sa short. Paano gawin yung short? So, hindi ito tutorial, pero tips lang or kung paano ba ginagawa or kung paano ko ginagawa yung short. Ano ba yung mga dapat kunin, no? Kasi marami na nagtatanong sa akin, but since wala pa akong time para gawa ng tutorial yung shorts, so, ichika ko na lang kasi dyan naman kayo mabilis makakatch up eh kapag ichinichika. Charot! So, ayan. Ang example ko dito is, itong short na to pang 2 years old to, no? So, paano ko kinuha is meron kasi ako sinusunod na mga chart, and then, bukod sa chart, hindi ako basta-basta doon lang nagdedepende. Hanggat maaari, kumukuha ako ng size ng nagpapagawa, and then, kung halimbawa wala man silang pansukat, kasi may mga case na ganyan, so nagpapasend na lang ako ng picture and then tinitingnan ko kung payat ba ito, standard ba yung size nung ano nung katawan ng bata. Not only sa bata but it goes din sa ano para sa mga adult, no, yung mga nagpapagawa ng swimwear. So umpisahan natin. Ano ba yung kinukuha ko? Ang kinukuha ko lang sis of course, depende sa design, ano, kung ano ba yung ano, kung ano bang design. So, kapag halimbawa, short katulad nito, kunin mo lang yung hips. Ang pinaka-importante is yung hip size, no? Yung size ng hips. Kasi, yun yung importante para ma-shoot yung sa waist. Passable. Para passable itong waist. Diba? So, ganyan, oh. Kunyari, ang waist nito is, ang hips nito is, pagbata naman kasi halos yung waistline is katulad lang din ng hips, no? Kasi straight lang naman yung katawan nila. So, mag-add na, halimbawa, ang waistline nila is like 17. So, mag-add na lang tayo siguro ng 1 or 2 inches, ganyan. So, ipagpalagay natin ang, ito, kunyari, sa inches tayo para mas madaling ipaliwanag. So, kunyari, ang hips ng bata is 22. Halimbawa, 22 inches. So, i-divide mo siya sa 2, 11. Yan. So, kailangan, kapag naka-flat siya, ang sukat niya is ganyan, di ba? 11. So, 11 sa hips, 11 din dapat dito sa, hips, sa waist. Yan. Okay, sa waist. Yan. So, 11. So, ganyan siya. Tapos, may discovery. Hindi naman discovery. Dati kasi, detalye lang yung ginagawa ko. Kaya lang, ako mismo, pag sinusuot ko yung short, tapos nakatali lang siya, parang ang hirap. So, parang mas maganda may garter na siya. So, ayan. Para at least nakasupport. Support lang yung tali. Yung pinaka-importanting mag-hold yung garter. So, ayan, tapos dito, increasing. Tinatanong nyo, paano daw ba hindi magpapaling yung gawa pag nag-i-increasing sila sa gitna? Kasi mga sis, kung mapapansin ninyo, yung increasing na ginagawa ninyo is by 3 double crochet yung increase nyo sa gitna. Kapag halimbawa, continuous yung stitches, ibig sabihin continuous, hindi kayo turning your back, ganyan, di ba? Yung may mga ganun. Kapag diretso, continuous yung stitches niya, ang i-increase nyo sa center, pwede kayong mag-increase ng by 2s or by 4. 2 double crochet or 4 double crochet sa gitna. Tapos, pwede ding hindi. Pwedeng wala. Huwag kayong mag-increase sa few first rounds. Huwag muna kayong mag-increase. And then, pwede kayong mag-increase ng, halimbawa, ito sa round na to is let's say lang 50 double crochet, di ba? So yung 50 double crochet, pwede mo siyang hatiin sa 9 double crochet, and then yung pang 10 na double crochet doon kayo mag-increase. So increasing kayo every 10 double crochet. Kunyari lang 'yon. Kung gusto ninyong palaki siya, kung gusto niyo'ng palaki pa siya, ha. At yung sinasabi ninyong nagpapaling, kaya siya nagpapaling kasi nga, yung technique na yon na 3 double crochet sa gitna is para lang yun doon sa turn your work. Yung may mga turn your work, ito turn yung ibig sabihin,
pagkagawa nyo ng ganyan, ibabalik ninyo, ganon, balik. So, ganon, no? So, ito yung katulad nung gagawin ko sana ng tutorial, hindi ko naman nakita yung mga kasama. So, ayan, katulad nyan, pwedeng wag ka munang mag-increase dito sa gitna. Diba? Ito, wala akong increase sa gitna. Tapos, pagdating sa part na to, nag-increase na ako ng tatlong double crochet. Okay lang yon kung minsanan mo lang gagawin. Ha? Minsanan, halimbawa, lahat double crochet, tapos nag 3DC ka sa gitna. 3 double crochet sa gitna. Okay? So, ayun ba? Maliwanag ba, mga kapatid? At saka, kaya hindi ko pa, pina-final ko pa yung gagawin ko tutorial kasi iniisip ko yung paraan kung paano ba hindi, alam nyo, napapansin nyo yung mga short na, yung alam nyo yun, umbok doon sa may bandang diamond. So, yun. Nakuha ko yung technique niya, hindi siya nag-uumbok sa diamond part. Kapag yung size ng pundilyo natin is pundilyo kasi tawag namin dito. So sa ibang lugar is pundilyo, crouch, yung crouch 'yan. Kapag halimbawa yung standard na size is 4 inches, kapag hinabaan mo pa siya like 5 inches ganyan, hindi siya masyado uumbok do sa may bandang diamond. Ganon. Pero kapag fitted talaga siya, yung kapag sobrang fit niya, may tendency na hindi siya mag-umbok kasi fitted siya eh. So, nai-stretch siya sa may bandang leg. Ayun nga, ang kinukuha ko, for short pala. Ang kinukuha ko yung hips, at saka kung gaano kahaba ang gusto ng customer. Tapos, kinukuha ko din yung bilog ng leg. O, yun, kinukuha ko. So, ano pa ba? Yun lang. Check ako lang. Kasi nga, marami na rin naghihintay. Eh, baka naiinip na kayo kaya hintay. Tapos ito yung likod. Sa likod. Ito, ginamitan ko to ng Indofill na ilang ply ba ito? Naka-double pull kasi ako eh. So, 16 yata ito. Hindi ko na mabilang. Basta ito kasi yung fine. Okay, fine, whatever. Yung maninipis. Okay. Tapos, ito nga, partner yan, ng 42 years old. Dito ang ginamit ko sa, 3.75mm. This one, I use 5mm. Yes. So, ayun lang. At least, may video na ako nagawa para ibigay sa mga kapatid nating nagtatanong, Madam, paano po yung short? So, sana naintindihan nyo ng mas maayos at para hindi na tayo mag-question and answer sa comment at saka sa inbox. Okay? So, I will try to make a tutorial ng short kapag ka medyo nakaluwag-luwag sa time. Okay? Yun lang. Salamat! Thank you sa panonood. Subscribe lang kayo and please don't skip ads. So, taray! Bye-bye!